Tsaka ano ah, gusto ko lang share ah, I don't get the point kung bakit may mga tao na hindi nila kayang tumanggap ng constructive criticism para maging advantage nila. So welcome sa Rod TV. So yun nga, kamusta kayong lahat dyan? Kasi this past few days no, yung mga ginagawa ko sa YouTube ko is vlog. So ngayon na lang ulit tayo makapag-shoot ng nakasit down ngayon. At yun. Sa video nga na ito, ipapakilala ko sa inyo ang top 10 most informative YouTube channels ngayon sa Pilipinas. But disclaimer alert, hindi lahat ng informative YouTube channel sa Pilipinas ngayon ay kilala ko. So maaaring yung nasa isip mo ngayon is wala siya sa listahan ko. At hindi ko kayo pipilitin na mag-subscribe sa mga channels nila. At saka hindi ko sila i-base sa dami ng subscribers nila para i-rank, no? Mag-aano lang ako ng sarili kong preference kung paano ko sila pagsusunod-sunurin. But before that, shoutout muna kay Quiz Tutorials, kay Teacher Guarin, and kay Sir Isagani. So before we start this video, make sure na na-click mo na nga yung like, click the subscribe button, and hit the notification bell para updated ka na nga sa mga bago nating uploads. At simulan na nga natin to pagkatapos ng intro. Hi guys, ako si Rod TV. Gumagawa ako ng mga YouTube tips and YouTube tutorials. So kung gusto niyo ng mga ganong klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel and i-check yung mga videos na ginagawa ko. This is my number 10. Manong Bluetooth. Si Manong Bluetooth ay isang social media marketing specialist na tumutulong sa mga baguhan sa YouTube. Bakit ko siya rene-recommend? Yes, pareho kami ng niche na tumutulong no, sa mga baguhan sa YouTube, but magkaiba kami ng style or magkaiba kami ng execution. Kasi yung mga videos niya is more on live stream. At yun nga, gusto ko kung paano siya magsalita and paano siya magturo sa mga audience niya. Bakit ko talaga siya rene-recommend? No? Kasi kung may mga tanong kayo sa YouTube, manood lang kayo ng live niya and mag-comment ka lang doon sa live chat. Kasi ang maganda sa kanya, binabasa niya lahat ng nagko-comment and sinasagot niya talaga yon kahit na paulit-ulit ito. Si Manong Bluetooth ay more on technical side for me. Kasi karamihan sa mga dinidiscuss niya about sa YouTube is more technical. Yung mga medyo malalalim or medyo mahihirap. So sa mga YouTuber dyan na may mga bagay na hindi naiintindihan, try niyong i-visit si Manong Bluetooth at makinig sa mga videos niya. That's my number 10, Manong Bluetooth. My number 9 is W Gameplay PH. Kung ikaw ay isang fan ng basketball, this channel is for you. Nasubaybayan ko talaga siya nung nagsisimula pa lang siya, siguro mga less than 10,000 subscribers pa lang siya. Napapanood ko na yung mga videos niya hanggang nag-grow na siya ngayon. Yun, napakaganda ng branding ng channel niya, napakaganda ng edit, yung thumbnail. Actually, lahat no maayos. Yung pinaka nagustuhan ko nga sa kanya is yung voice niya rin kasi yun nga, more on voiceover siya kasi commentary siya about sa basketball and sobrang updated niya guys sa mga basketball. No? So kung gusto niyo ng mga sariwang balita na regarding sa basketball sa Pilipinas or sa NBA, try niyong makinig kay Kuya Warren or si W Gameplay PH. Kung napapanood nyo siya, talagang mapapansin nyo na may point palagi siya no, sa pag-a-analyze ng game. Yung mga videos niya is hindi ganun kahaba, so talagang hindi ka mabuboard kasi nasasabi niya naman lahat ng dapat niyang sabihin. That's my number 9, mga parekoy. Ang ating number 8 ay si Oliver Austria. Si Lian Oliver Austria ay naka-base na architect dito sa Pilipinas. Kumbaga, si Sir Oliver Austria ang susi sa lahat ng mga estudyante na nag-aaral ngayon bilang architect, no, na pag napanood niyo yung mga videos niya, talagang marami kayong mapupulot na aral, marami kayong mapupulot na tips na talagang makakatulong sa pag-aaral niyo. Kahit nga hindi ka architect or hindi mo gusto maging architect, basta napapanood mo yung mga videos niya, ma-enjoy mo talaga at marami kang matututunan. Yung mga videos niya kasi is parang nagre-react siya sa mga bahay ng mga sikat na personalidad, sikat na YouTuber, and nagbibigay siya ng mga nalalaman niya about sa bahay na yon. Kumbaga, pag nakita siya ng ganitong klaseng pinto, ganitong klaseng pintana, bubong, i-explain niya yan kung ano yung purpose nun. So, kung may kakilala kayong tao na nagbabalak magpatayo ng bahay, try niyong ipanood si Sir Oliver Austria kasi talaga marami silang mapupulot na tips sa pagpapagawa ng bahay. Tsaka hindi ka lang rin mai-inform, ma-entertain ka rin dahil sa mga tito jokes niya. And yeah, that's my number 8, Madudes. Ang ating number 7,
si Ryan Odencial. Si Ryan Odencial ay isang Filipino filmmaker and isang Filipino editor na gumagawa ng unboxing, reviews, and tips for aspiring filmmakers. Okay, Sir Ryan, gustong-gusto ko yung pagiging kalmado niya, no, sa pagsasalita, na minsan nakaka-entertain din dahil may mga jokes din siyang sinasabi. At sobrang ganda ng setup niya, sobrang ganda panoorin mga videos niya. And the way he explains something about sa filmmaking is madadalian ka or mas maiintindihan mo kasi may something nga rin sa kanya na mas pinapasimple niya yung mga bagay. Kung isa kang tao na gusto mo malaman yung best camera, best lens, paano gumawa ng film, paano ba mag-edit, yung mga something na ganyan, try nyo panoorin si Sir Ryan Odencial. Marami kayong matututunan sa kanya. And that's my number 7. Number 6 is si Alexis Lingan. Si Kuya Alexis ay isang YouTuber slash hacker. Pero huwag kayong kabahan kasi isa siyang mabuting hacker. If interested kayo kung paano matuto mag-hack, paano makaiwas sa mga software or application na delikado sa virus or sa hacking, try mong panoorin yung mga videos niya dahil matutulungan ka niya sa bagay na yon. And ituturo niya nga rin kung paano natin isi-secure yung mga accounts natin para maiwasan ma-hack ng ibang tao or maiwasan makuha ng ibang tao yung mga sensitive information natin. Tsaka guys, hindi porket hacker is masamang tao na agad. Nagiging masama lang ang hacking kapag ginagawa ito in a illegal way. Kumbaga parang ginagawa mo ito para manlamang ng tao, para manira ng tao. Doon nagiging masama ang hacking. Pero overall, yung hacking hindi talaga siya masama. Tsaka share ko lang, no, Facebook friends pala kami ni Kuya Alexis Lingad. And nakakatuwa na may kaibigan tayong YouTuber. And kung sakaling may nangyaring hacking sa account ko, Kuya Alexis, kung napapanood mo to, ikaw na yung lalapitan ko muna. And kung gusto nyo nga matutunan yung mundo ng cybersecurity, panoorin nyo yung mga videos ni Alexis Lingad. That's my number 6, mga kaninja. Before tayo pumunta sa number 5 natin, shoutout muna kay G Manalo, Ricky Rosquites, and kay Random Vibes. Ang ating number 5 is Payaman Talks. Yung channel na ito ay naglalaman ng mga podcast ng Team Payaman Boys. So ano nga bang pinag-uusapan nila dito? Actually, halo-halo. Pero kapag nakinig ka, marami kang matututunan, especially sa mga kwento nila or sa mga backgrounds nila or sa mga experience nila sa pagiging YouTuber. So kung gusto nyo nga sila makilala behind the camera, try nyong makinig, try nyong panoorin yung Payaman Talks kasi marami rin talaga kayong mapupulot. And personally, palagi ako nanonood sa channel na to. Yung mga podcast na di ko napapanood nung live, binabalikan ko sa channel na to kasi alam ko pinopost nila yon sa Facebook, then kapag tapos na, doon nila ikakata, i-upload na nila dito sa channel na to. Marami kang mapupulot sa channel na to, marami kang mapupulot na aral, at talagang nakakatuwa yung storya nila bago sila maging YouTuber, yung storya nila sa vlog na ginawa nila. Marami silang pinag-uusapan, halos iba-iba kada linggo. So abangan nyo yan or abangan nyo yung mga live stream na podcast nila kasi worth it talaga makinig. And that's my number 5, Payaman Talks. Punta naman tayo sa number 4. Sino nga ba ang number 4 natin? Walang iba kundi si Michael V. Hashtag Bitoy Story. Kung mahilig ka sa unboxing, sa toys, or sa mga games, for me, isa sa mga pinaka-the best ngayon is si Sir Michael V. Nagagalingin kasi talaga ako kay Sir Michael V magsalita or magkwento ng storya niya. Kumbaga, isa siyang good storyteller. Talagang malulupit yung mga kinikwento niya. Talagang may kakaiba or may twist na, alam mo yun, something na mamamangha tayo. Kung gusto nyo nga ng mga PS4 games, PS5, games reviews, ayan, yun yung mga madalas na ginagawa ni Sir Michael V. And nag-collect nga rin siya ng mga toys. Kung fan ka talaga ni Michael V, talagang may enjoy mo yung channel niya. Kasi, kumbaga, ito yung real side ni Michael V na, syempre, napapanood natin siya sa TV as komedyante, magaling mag-impersonate. Pero dito, mas kalmado siya, mas seryoso siya. Mas makikita nyo yung totoong kwento ni Sir Michael V. And yun, mas ma-appreciate nyo yung mga videos niya. And that's my number 4, Michael V or hashtag Bitoy Story. And pumunta na tayo sa number 3. Sino nga ba ang ating number 3? Walang iba kundi si Nico David. Si Nico David, personally, pasok siya sa top 5 ko na YouTuber na kapag nag-upload, talagang uunahin ko or papanoorin ko kaagad. Si Nico David ay gumagawa ng commentary,
criticism, and debunk videos. Minsan din reviews. Ginagatasan niya yung mga social media issues ngayon, and yun kasi yung term na ginagatasan niya. Yun, nagbibigay siya ng opinions, nagbibigay siya ng commentary, and for me, kakaiba siya kasi siya yung kilala ko na kapag nagsalita ng real talk, meron talagang evidence. Kung gusto niyo makinig sa taong may malawak at malinamnam na wisdom, si Kuya Nico David is very, very good para panoorin at para pakinggan. Napaka-fair niyang magbigay ng opinion, napaka-fair niyang magbigay ng comments sa mga social issues ngayon, no, sa Pilipinas at sa YouTube, sa internet, sa lahat. Right now, meron siyang kinakaharap na legal battle and hopefully sana matapos na at sana manalo siya. Marami kasing villain ngayon sa YouTube na magaling magsalita pero hindi nila kayang tumanggap ng kritisismo galing sa ibang tao. At dahil nga hindi nila kayang sumagot sa mga constructive criticism ni Nico David, magpo-file na lang sila ng demand letter. So, wala akong binabanggit na pangalan pero bahala kayong mag-isip. Tsaka gusto ko lang share, I don't get the point kung bakit may mga tao na hindi nila kayang tumanggap ng constructive criticism para maging advantage nila. Bakit? Kasi kapag alam mo na yung constructive criticism sa'yo, mas may improve mo yung sarili mo, di ba? Mas magiging better ka, mas may iwasan mo yung mga dapat mong iwasan. Yun nga yung maganda dun eh, parang tinutulungan niya tayo para mas mabuild. Ewan ko ba sa ibang tao na kapag nakatanggap ng ganun, nagagalit sila, tapos nagpa-file silang demand letter. Hindi ko magets. Siya lang yung kilala ko na dumurog sa mga siga-siga ang star ngayon sa social media gamit yung mga masakit na katotohanan. By the way, isa ako sa mga OG Kamatis niya, no? Kasi Kamatis yung tawag niya sa mga subscribers niya. Kumbaga, kakasimula pa lang niya nung Victor Magtanggol days, nagre-react siya sa mga CGI doon. Nanonood na ako sa kanya noon until now. Tsaka yung group nila sa Facebook, kasala rin ako doon at nakakatuwa na halos lahat is matatalino. Yung mga members, for me, parang ang tatalino nilang lahat na minsan nahihiya akong mag-comment or mag-react sa mga conversation nila kasi sobrang parang tataba ng utak nila. At yun, medyo nahihiya ako. Kung gusto nyo ng mga commentary, reviews, debunk sa mga social media stars or sa mga issues sa social media, panoorin nyo si Kuya Nico David kasi for me, napaka the best niya. At siya yung number 3 natin, mga Kamatis. Number 2. Ayan, malapit na tayo sa number 1. Batas natin. Si Attorney Libaya na isang YouTuber ngayon na nagbibigay siya ng mga free legal advices para sa mga audience niya. So kung sakaling nanonood ka ng mga live stream niya, mag-comment ka lang rin sa live chat niya ng mga tanong na regarding sa mga batas, sa mga karapatan pang tao, kasi sasagutin niya talaga yon. At yun yung isa sa mga nagustuhan ko rin sa kanya na binabasa niya lahat na nagko-comment sa kanya. So kung isa kang estudyante or tao na gustong lumawak yung kaalaman sa batas, try niyong panoorin si Attorney Libayan sa batas natin kasi nagtatakil din siya ng mga issues sa social media, legal issues sa mga sikat na YouTuber, sikat na artista. At ayun, marami tayong pwedeng matutunan sa channel niya. And si Attorney Libayan is sobrang kalmado lang magsalita, no? Pero on point din yung mga opinion niya at saka yung mga advice niya para sa ating mga Pilipino. And that's my number 2, batas natin. Ang ating number 1, walang iba kundi si Doc Adam. Disclaimer lang, maraming sikat na Filipino doctor na gumagawa ng mga YouTube videos, pero for me, alam kong hindi Filipino si Doc Adam, pero yung videos niya kasi is for Filipino talaga. Bakit si Doc Adam yung number 1 ko? Si Doc Adam ay isang Australian doctor na naka-base sa Australia, pero yung mga videos na ginagawa niya is for Filipinos. So ganun kalupit si Doc Adam, and dati ko pa siya nakilala, no, nung parang nasa Pilipinas siya na kumakausap siya ng mga random na tao sa kalsada at nagtatanong si Doc Adam ng English, pero maya-maya nagtatagalog siya. So doon ko siya unang nakilala. Then yun nga, nasubaybayan ko yung mga videos niya regarding sa kunyari paano magpapayat, paano magpatangos ng ilong, paputi ng kilikili, yung mga something na ganoon. Ayan, maraming videos na ganoon si Doc Adam. Pero ngayon, nag-iba na yung content niya kasi more on debunk na siya or more on criticism na siya kasi kini-criticize niya ngayon yung mga taong nagpapalaganap ng maling information about sa medisina. So kung isa kang tao na gumagawa ng mga fake information regarding sa health ng mga tao, nako, lagot tayo kay Doc Adam. Alam ko karamihan sa mga Pilipino ngayon is hindi kaya
magpa-check up lahat dahil nga sa budget or yung iba umaasa lang sa mga free check-ups. And si Doc Adam, sobrang genuine niya kasi talagang tumutulong siya sa mga Pilipino na nangangailangan ng advice regarding sa medical matter na yan. Hindi ko rin alam kung bakit may mga nagpo-file sa kanya ng demand letter. Isa lang naman siyang doktor na nagbibigay ng tamang impormasyon at tinatama niya yung mga mali niyo. Diba, alam niyo na yun eh, yung may issue kasi si Doc Adam ngayon na may mga nagpo-file sa kanya pero doon tayo magalit sa kanya if sinisita niya na yung mga tama na ginagawa natin. Pero hindi eh, yung sinisita niya lang naman is yung mga mali ng mga Pilipino. Hindi lahat ah, yung ibang Pilipino. Isa pa sa mga gusto kay Doc Adam is sobrang tapang niya. Doktor na straightforward magsalita nang wala ng filter-filter. Talagang real talk nga kumbaga. At yun, nakakatuwa na meron tayong Doc Adam na lumalaban para sa mga tamang medical information ngayon sa social media at sa Pilipinas. So ayun, sana supportahan niyo si Doc Adam. Marami kayong matututunan sa kanya, promise ko 'yan. Hindi siya natatakot sa mga taong binibigyan niya ng criticism kasi talagang nasa lugar naman siya kasi doktor siya at mas malawak yung experience niya sa bagay na 'yan. And that's my number one, si Doc Adam. And then may shoutout muna ako. Shoutout kay Jeremy Estolero Barion. Shoutout kay Jajaboom PH. And kay The Vlogger Wannabe. So kung gusto nyo nga magpa-shoutout, mag-comment ka lang sa baba ng hashtag RodTV pa-shoutout para sa next nating video, masya-shoutout ko yung channel name mo. And that's my top 10 YouTube channels na talagang matutulungan kayo or mga top 10 YouTube channels na sobrang informative. So ano, may kilala ka pa bang informative YouTube channels na hindi ko nasama sa top 10 ko? I-comment mo sa baba yan at i-explain mo kung bakit siya yung napili mo. Hanggang doon na nga lang po ulit, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod ko na video. Support me for more upcoming videos. Maraming salamat po and peace out!